Pagdating po sa politika, mga kapatid, marami tayong mapapansin sa mga tao, sa kapaligiran, maging sa ating mga kamag-anak, maging sa ating mga mahal sa buhay. At lalo na pagdating po sa mga politiko, mga politicians na tumatakbo para sa kani-kanilang mga pwesto, may kita natin sila, wala silang kasawa-sawang paulit-ulit na tumatakbo sa posisyon. Bakit kaya? Dati ang pangarap nila, makatulong lamang sa kapwa, sapat na, maligayang-maligay sila at sasabihin nilang, ako'y kontento na sa buhay, na nakatulong sa kapwa, nakapagbigay ng kalakasan sa kanila. Subalit, kapag sila po'y naudyukang tumakbo pa sa isang posisyon, sa local man o sa national, mga kapatid, sila'y nagkukumahog. Ginagawa nilang lahat upang makamit ang posisyon na gusto nilang makuha. Paulit-ulit itong nilang ginagawa. Kung magagawa nilang makapanira ng kapwa, talikdan ng kanilang pamilya, magkasira sila, magkaroon ng division ang mga pamilya, para lang manalo. Di bali makapanakit, di bali makapanira ng reputasyon ng tao, ng buhay ng tao. Sa isang banda, marami pang pumapatay para lang makuha ang isang posisyon. Ano pong dahilan? Anong dahilan? Ganito katindi po ang kasakiman dahil po sa kawalang kakontentuhan. Yan po ang problema sa tao. Kawalang kakontentuhan. At yan ang makikita natin sa politika. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, saan nagmumula ang digmaan at ang mga pag-aaway? Sabi na nga ng banal na kasulatan. Hindi ba mula sa iyong mga kalayuan? Mayroong pakikipaglaban sa inyong loob. Kayo naghangad, kayo pumapatay, kayo nag-iimbot. Kadalasan, hindi nagkakamit. Nag-aaway at nagdidigmaan. Bakit po? Yan ang problema sa tao. Kawalang kakontentuhan. Alam nyo, ang pinakamaganda po, mga kapatid, sa buhay ng tao, ay ang pangarapin na magkaroon po ng kasiyahan sa buhay. Pag-iimbot ay hindi po mababago ang mundo, ito na yung mundo eh. Pero, maaaring magbago ang ugali ng tao. Ang pagbabagong ito ay siya makapagbibigay ng kapayapaan sa tao. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kailangan nating makuha ang isang kapangyarihan. Isang kapangyarihan, ano ang kapangyarihan ito? Ito po ang kapangyarihan ng kakontentuhan. Kakontentuhan ang siya makapagbibigay ng katiwasayan sa buhay, sa puso, sa isipan, sa relasyon ng tao. At ito'y napakalaga para sa isang Kristiyano. Kailangan natin ang katiwasayan sa buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kakontentuhan. Nais kong buksan natin ang banal na kasulatan kung ano po anong dapat nating gawin upang ito'y ating makamit. Ang banal na kasulatan po ay mayroong pangako at ang sino mang sumasampalataya rito at ito'y pagsikapan, ito po'y kanyang makakamtan. Basahin natin ang Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 10 hanggang 13. Ganito po ang sabi. Ang nagsasalita rito ay si Apostol Pablo at siya nagsasalita sa mga Kristiyano sa Pilipos. Ganito ang sabi niya. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit. Ngunit wala kayong pagkakataon. Now, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito po ang salita ng Diyos na magtuturo sa atin
magbibigay ng direksyon kung paano tayo magkaroon katiwasayan, bunga ng kakontentuhan. Tayo po yung manalangin. Opo, Panginoon. Puso po ng tao, Panginoon, ay makasalanan. At ang kasalanan ito ay wala pong kasiyahan, walang kakontentuhan. Kaya likas sa kasalanan ang manira ng kapwa, magpumilit, magnakaw, pumatay, nag-aaway. O Ama, paano kami makakatakas sa kasalanan ito? Paano kami makakalaya sa ganitong uri ng buhay? Tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. At ang Panginoong Hesukristo magbibigay sa amin ng kanyang salita upang aming maunawaan, malaman at maipamuhay upang makamit namin ang kapangyarihan ng kakontentuhan. Tulungan niyo kami. Bigyan niyo kami ng liwanag sa aming pong pag-unawa ng isalita at bigyan niyo kami ng mga paa at kamay kung paano namin ito maisagawa. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na dito po sa ating binasa, mga kapatid, atin pong tignan ang tatlong bahagi, tatlong pagkilala, no? Tatlong katotohanan kung paano po tayo magkakamit o paano tayo makapamuhay ng may kakontentuhan. Unang-una po, mga kapatid, kailangan natin kilalanin. Ano ba ang kakontentuhan? Tignan natin ang kahulugan ng kakontentuhan. Sa negatibong paraan at sa positibong paraan. Tignan natin una ang negatibo. Pag sinabi pong kakontentuhan, ito'y hindi po pagkakampante ng sarili. Ito po'y hindi complacency sa ating sarili. Bakit? Pagkakampante ang isang tao, ito ay nagsasabing wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Ito'y hindi kakontentuhan, ito'y hindi kontento sapagkat bumibitaw at sumusuko siya sa buhay, wala siyang pakialam. Ikalawa, hindi rin ito natural na ugali ng isang tao. Sabi nga ni Pablo sa ating binasa, Philippians 4:11, hindi sa nagsasalita ko dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan. Ang sabi po sa English, for I have learned to be content. Hindi po ito natural na ugali sa tao na magkaroon ng kakontentuhan. Ito po ay pinag-aaralan. Ito po ay pagsasanay. Isang bagay na natutunan natin. Saan? Mula po sa hinog na karanasan ng buhay natin. Marami na tayong failures, marami tayong pagbagsak, marami tayong pagbangon, at dapat lamang tayong matuto dyan. Ano ba ang leksyon? Now, ikatlo, hindi ang pagkakontentuhan ay hindi pagkakampante sa sarili, hindi sa natural na ugali, at higit sa lahat, hindi po dahil sa pagkakamal ng maraming kayamanan o maraming kasiyahan. Trabaho, pera, prestige, nakarating ka na ibang bansa, kontento ka na, mga kapatid. Hindi po dyan sa pagkakaroon ng ganung klaseng kasiyahan. Pinatunayan ito ni Haring Solomon. Kung ating babasahin ang buhay ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, makikita natin dito na lahat ng kanyang pagsisikap, ginagawa niya lahat ng paraan, lahat ng kayamanan, lahat ng katalinuhan, ginawa niya lahat. Pero anong sabi niya? Lahat ay pawang pagyapus lamang sa hangin. Basahin natin ang kanyang statement sa chapter 2 verse 10 to 11. Ito anong sabi niya? Ecclesiastes chapter 2 verse 10 to 11. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkain. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod, ang sabi niya. Nang magkagayoy, ang sabi sa verse 11, minasdan ko ang lahat na ginagawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan lamang sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. See?
Siya ng pinakamayamang tao sa buong daigdig, walang makakapantay sa kanya. Siya ng pinakamatalino sa lahat ng tao sa buong daigdig, wala pong makakapantay sa kanya. And yet, ang sabi niya, lahat po ay pawang paghahabol sa hangin lamang. Mag-ingat po tayo sa ganitong kamalian, mga kapatid. Sapagkat sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Maniwala tayo kay Solomon sapagkat siya mismo na isang taong makapangyarihan pero wala siyang kasiyahan. Kaya ang sabi sa Psalms chapter 62 verse 10, sa pangingikil ay huwag kang magtiwala, sa walang kabuluhang pag-anak ay huwag kang umasa. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Huwag nyo raw ilagak. Ibig sabihin, don't love your riches. Kaya ang sabi nga ni Pablo doon sa mga taong dinidiyos ang salapi, ang kayamanan. Bagamat Kristiyano, sila po'y nawawalas pa na ng palataya, naliligaw. Sapagkat ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, ng ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Nakita niyo mga kapatid, yan po yung negatibo. Pag sinabing kakontentuhan, hindi dahil kampante ka sa buhay mo, o di kaya natural na ugali mo ito, nasa akin yon, o di kaya marami na akong salapi, marami akong kayamanan, ako'y sikat na, bantog na, so ano panganapin ko, kontento na ako, nagkakamali ka, mga kapatid. Patignan natin ang positibong kahulugan ng kakontentuhan. Ano ibig sabihin ito? Kakontentuhan po, mga kapatid, una sa lahat, bigyan natin ito ng dalawang mabigat na kahulugan. Una sa lahat, kakontentuhan po ay isang pagbabago na pinagmumulan ng kasiyahan. Kalimitan ang sinasabing kasiyahan ay nagmumula lamang sa ating puso o sa ating sarili, nagmumula sa ating kayamanan, sa ating kakayanan. Pero ang sinasabi dito sa Bible, ang kakontentuhan ay isang pagbabago ng pinagmulan ng kasiyahan. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto, Philippians 4:11, ang sabi ni Pablo, aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Ano sinasabi diyan? Aking natutuhan. Ibig sabihin, siya po ay puno natutuhan eh. Yung salitang contentment po, mga kapatid, nagmumula yan sa salitang containment. Ibig sabihin, pinaglalagyan, isang puno na pinaglalagyan. Kaya ang taong puno ng kanyang pinaglalagyan ng kasiyahan, doon siya kumukuha ng kasiyahan mula sa kanyang loob, sa kanyang puso, sa pusong binago ng Diyos, sa pusong ipinanganak na muli, binigyan ng bagong puso, binigyan ng bagong espiritu, nilagyan ng espiritu ng Diyos. Yan po ay isang puso na kung saan puno po ng Diyos, puno po ng kasiyahan mula sa Panginoon. Dati siyang hugag, ngayon ay puno mula sa kapanganakang muli. Ang sabi nga doon sa John 3:3, ang sabi, itong sinasabi na kailangan mong ipanganak na muli upang makilala mo, makita mo ang karyaan ng Diyos. Mayroong bagong puso, sapagkat kung ang ating pong puso ay hindi tayo ipinanganak na muli, ang sabi sa John 3:6, ang ipinanganak na laman ay laman, at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Pagka laman ka, mga kapatid, at sinasabi mo ikaw ay kontento, yan ay mula sa laman, at wala yang kakontentuhan. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kristiyano siya. Hindi siya nababalis sa anumang kalagayan. Siya ay punong-punong pag-asa. Puno siya. At kaya siya nasisiyahan sapagkat ang kanya pong pagkuha, paghugot ng kasiyahan ay nagmumula sa kanyang kapunuan sa puso.
Kaya iba po ang ugali ng mga hindi mananampalataya. Matthew 6:31, ganito ang sabi. Kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil o ng mga unbeliever ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong kausap ng Kristiyano at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyong lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon, kailangan din natin mga bagay na ito na hinahanap, na talagang ito ang pinagsisikapan ng mga hintil. Pero ang sabi po kasunod na talata, unahin natin ng karian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito na kailangan natin, alam ng Diyos yun, idaragdag lang sa atin. So ibig sabihin po, mga kapatid, ng kakontentuhan sa positibong paraan, ito po isang pagbabago ng pinagmumulan ng kasiyahan. Ang ating pong pinagmumulan ay ang ating pong puso at espiritong puno po ng Diyos. Puno po ng kasiyahan. So ikalawa, hindi lamang kumukuha ng pinagmumulan ng bagong kasiyahan, kundi isang pagbabagong loob mula sa Diyos. Ating nabanggit kanina na kapag ang isang Kristiyano ay binabago ng Diyos, pinapalitan ng kanyang puso, binibigyan siya ng bagong pusong laman, binibigyan siya ng bagong espiritu, at pinasusunod siya sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Makikita natin sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27 yan, mga kapatid. Bagong puso, bagong kaluluwa, mga uhaw at gutom sa katuwiran. Kaya ito yung mapapalad eh. Sapagkat hindi sila uhaw at gutom sa kalayawan, kundi ang kanilang kinauhaw at kinagugutuman ay ang katuwiran ng Diyos. Kaya nga, kontento ang mga tao ito. Hindi nila hangad anumang material, anumang yaman sa mundong ito, kundi ang hangad nila ay ang katuwiran ng Diyos. Kakontentuhan na hindi pagkamal ng kayamanan, kundi ang kakontentuhan ay mauhaw at nagutom sa katuwiran ng Diyos. Yun po yung totoong uhaw, mga kapatid. So, nakita natin kahulugan ng kakontentuhan sa negatibo at positibong paraan. Ngayon, tignan natin ikalawa. Alamin natin kung paano maaabot ang kakontentuhan. Paano maaabot ito? Natignan ito sa apat na bagay dito sa ating teksto, Philippians 4:10 hanggang 13. Ganito ang sabi sa una. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi siya nagsasalita kung dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong din akong magpakasagana. At sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ano man daw ang kalagayan ni Pablo, lahat yan ay nagagawa niya dahil may nagbibigay sa kanya ng kalakasan. So, makikita natin dito. Paano naabot ang kakontentuhan? Unang-una, natataglayan natin kakontentuhan sa pagmamalasakit natin sa nagagawa ng ating kapwa, ng ating mga kapatid. Pinasasalamatan ni Pablo ang lahat. Sapat sa kanya ang pagmamalasakit ng mga kapatid. Mga kapatid, bihira po sa ganitong mga tao. Alam natin si Pablo, dati siyang mayaman. Kilala, bantog, iginagalang, niyuyuran, hinahalikan ng kamay, singsing at paa. Siya'y isang mayamang tao. Subalit nung siya po'y maging Kristiyano, iniwan niya lahat ng ito parang basura lamang, sapagkat ang hangad niya, ang kinauhawan niya ay ang katuwiran ng Diyos. At ngayon, wala na siya ng mga bagay na yun, pero taglay niyang kakontentuhan. Natutunan niya, unang-una, sa kanya pong pagmamalasakit o ang kanyang pagtanggap, pasasalamat sa pagmamalasakit ng mga kapatiran. Napakasarap po na tayo po ay pinagmamalasakitan ng mga kapatiran at tayo po'y natututong makontento hindi doon sa hangad ng laman, kundi sa pagmamahal ng mga kapatid.
Si Pablo dito, hindi siya demanding sa mga kapatid. Hindi siya humihingi, hindi siya nagtuturing kung anong gantimpala, kung anong presyo, kung anong halaga ang kanyang kailangan. Ang sabi sa verse 11 sa ating binasa, hindi sa nagsasalita ko dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Totoo, humihingi siya ng pagmamalasakit sa kapatiran. Pero hindi dahil sa kanyang pangangailangan, kundi napag-aralan niya ang makontento sa kanyang sarili, kundi ang layunin niya upang sumagan ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iba. Sapagkat turo ng Panginoon na kung ikay magkaloob, ikaw yung pagkakalooban ng Diyos. At mapapansin natin ito, pinag-aralan niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, natutunan niya na maging kontento. Sana ito rin po makuha natin na ano man ang kalagayan natin, ano mang sitwasyon natin, sino mang kaharap natin, ano mang hinaharap natin, sana matuto rin tayo makontento. Ang kakontentuhan natin ay nasa Diyos. Sa bagong puso at bagong espiritu at sa espiritu ng Diyos na nasa atin, yung pong kakontentuhan natin. Hindi po ang mga bagay na ito sa mundo. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan, andyan ang lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ang isang taong kontento sa Diyos, wala pong pride. Kundi siya po ay isang humble, kontento sa pagiging anak ng Diyos. So pinag-aralan niya ang kakontentuhan sa lahat ng kalagayan. Ang sabi niya, aking natutuhan, sa verse 11, aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ibig sabihin, isinabuhay ni Pablo ang kanyang kaligtasan. Hindi niya isinabuhay ang kanyang pagiging tao lamang sa mundong ito na hayok sa mga bagay. Iutos ito ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, di ba sabi niya, kaya nga mga minamahal ko kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko kundi higit kayo na ako'y hindi ninyo kasama, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kailangan mamuhay tayo sa kaligtasan, huwag tayong mamuhay tulad ng tao sa mundong ito na hayok sa lahat ng bagay. Gaya ni Pedro, ganun din ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 2, verse 2. Ang sabi niya, gaya ng mga ang sanggol na bagong silang, ay mithiinin niyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Iyan po sinasabi ng Apostol, tinuturo sa atin na imbis mithiin natin na tayo po'y magkamal ng kayamanan, magkamal ng pangalan, bantog, kabantugan at pride sa buhay nito, ay mithiin natin ang salita ng Panginoon, yung sustansya ng salita ng Diyos upang tayo magkaroon ng kakontentuhan. At dahil diyan ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 10, tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta. I mean, sa 2 Peter pala, chapter 1 verse 10, ang sabi ni Pedro, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gayuin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi tayo maliligaw kung ang ating kakontentuhan ay yung pong mga bagay pang-spiritual at pang-karian ng Diyos. This is the power of Jesus Christ. Sapat ito para sa ating lahat. Kung sapat ito kay Pablo na nagpapalakas sa kanya, sapat din na sa atin to. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, sa lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Kailangan lamang dito mga kapatid, ang isentro ng ating buhay kay Kristo. Isentro ang ating buhay kay Kristo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Isentro natin ang ating buhay kay Kristo at ang layunin at kalooban ng Panginoon sa Kristo ay tayo po'y magpasalamat. Manalangin, nagpapasalamat palagi sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin.
kabanalan po ay may malaking pakinabang sa kakontentuhan. Ang pagsasanay sa kabanalan, well, maraming tao nagsasanay para pumayat, exercise. Doon sila, pagka maganda, hugis ng kanilang katawan, hugis ng kanilang mukha, kontento sila, no? Niloloko sa sarili nyo, hindi kailanman kayo makakontento sapagkat tatanda rin kayo, papayat din kayo, tataba rin kayo. Pero ang totoong pakinabang na dapat nating sanayin ay ang kabanalan. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, ganito ang sabi. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Anong sabi po sa verse 6? Kabanalan ng may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sanayin natin ang kabanalan. Salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin paano tayo makontento sa lahat ng bagay. Sa ating trabaho, sa ating sweldo, sa lahat ng bagay. Even to our situation, kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay, huwag tayong maging sakim sapagkat ang pangako ng Diyos, Hebrews 13:5, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo tatalikuran. Ang kailangan lang, huwag tayong maging sakim sa mga bagay. Makontento tayo. So if tigil natin yung mga panoorin na naghahamon, kumikiliti ng ating laman sa puso tulad ng mga palabas na wawawin, maraming natutulungan pero ito po'y tukso sa atin na hinahamon ng ating laman na tayo kailang magkamal ng pera sa hindi pinagpapaguran, hindi pinagtatrabahuan. Tulad ng family feud, okay, marunong kayo makinig dyan, mahilig kayo, pero hindi nyo ba alam na pinamimingwit na ni Satanas ang inyong laman upang kayo'y gumawa ng anumang kasalanan? Marami pong palaro sa TV na dapat nating paglabanan sapagkat yan po ay 10th commandment, paglabag sa 10th commandment. Thou shall not covet, di ba? Huwag mong iimbutin ang anumang bagay. Bahay, ibang asawa, lalaki, alaga, anumang baka, anumang bagay sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin. That is covetousness. Kaya nga mga kapatid, upang tayo'y makatanggap ng totoong kasiyahan, dapat nating taglayin ang kapangyarihan ng kakontentuhan. Ang kakontentuhan po ay hindi yan pinagpipray na darating sa iyo. Nasa iyo yan. Kailangan mo lamang itong pag-aralan. Sanayin. Sanayin ito. Tulad ng muscles natin. Mga kapatid, gusto nating lumaki ang katawan natin, hindi natin ipagpipray, Lord, palakihin mo katawan ko. O inom ka ng gamot para lumaki katawan. No. Nasa iyo yung katawan. Iyo yan. Kailangan mo lamang itrain. Sanayin. Exercise. Magbuhat ka ng mga weights para lumaki, lumakas ang iyong katawan. The same with contentment. Nasa iyo yan. Biyaya ng Diyos yan. Nung ika'y pinanganak na muli, nung ika'y maging Kristiyano, kailangan mo lamang sanayin. No? Kabanalan. Sanayin. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, may mga bagay na hindi natin dapat kakontentuhan. Baga maturo sa ating makontento tayo sa lahat ng bagay, pero may bagay tayong hindi dapat dapat tayong makontento. Ano-ano mga bagay nito? Well, magbanggit lang ko ng ilan. Primero, huwag kayo makontento sa kaalaman na ninyo sa salita ng Diyos. Huwag nang sabihin kayo po ay scholar na alam nyo ng Bible, alam nyo ng theology, pinag-aralan nyo, tagapagturo na kayo ng tagapagturo. Pero mga kapatid, mismo ang mga guro, kailangan silang maturuan ng mga taong mangmang. Sapagkat yung kaalaman ng mangmang, hindi kaya abutin ng marunong sapagkat mataas ang kanilang standard. Ayon lang tumanggap ng mga mabababang pag-aaral, pero doon tayo lalago. Doon tayo makaka-realize kung ano yung katotohanan doon sa mga taong mababa lamang ang alam. Kaya huwag ka makontento na marunong ka na sa salita ng Diyos na ikay magaling na. Huwag kang makontento. Kailangan makilala pa ang Diyos sa kababaan
sa kababaang paraan, sa makataas na paraan, sa ibang paraan. Ang sabi nga ng ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Nasa atin na lahat. Privilege yan. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sarili, kalulatian at kabutihan. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Last, at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Nasa atin ang lahat, mga kapatid, ng paraan, no? Lahat po ng ating kailangan upang tayo lumago. Sa pinakamaliit na karunungan ng isang taong mangmang, matututo ka at mapapalakas ka. At pinakamataas na karunungan sa mga matatalino, kailangan mong matutunan yan. Huwag kang makuntentong matibay ka na sa pananampalataya. Sapagkat kung sinasabi mong matatag ka, babagsak ka. Kailangan mong laging makinig ng salita, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Faith cometh by hearing. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig. Lumalagaw tayo, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang sinabi sa mga mananampalatayang Hudyo sa John 8:31-32, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. Bakit? Sapagkat matututunan ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Lalago tayo. Mitiin natin ang espiritual na gatas sa salita ng Panginoon upang lumago tayo sa ating kaligtasan. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga dakil sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasa sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Paano tayo mababago sa isipan natin kung nananatili tayo sa ating kaalaman? Akala natin sapat na, perfecto na. No, kailangan mong pinakamaliit, pinakamababang kaalaman mula sa isang taong mangmang na hinahanap na minamaliit, makapit, hinahamak mo. Dali, matalino ka. No, ang katalinuhan nagiging matalino kapag tumatanggap siya ng aral mula sa isang mangmang. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kaya nga, magbago na kayo ng isipan. Taong kontento ay nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang taong hindi kontento, bagamat maraming alam, pero hindi siya mapagpakumbaba, naluluwalhati niya ang kanyang sarili at ang tao. Pero sa taong totoong mayroong kaalaman, kasiyahan at kakontentuhan sa Diyos, Diyos ang kanyang naluwalhati. Ito ang kapangyarihan ng kakontentuhan. Amen? Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat. Tunay ng kakontentuhan ay hindi po dahil sa kami matatalino, matataas ang pinag-aralan, mayaman, nagkakamal ng salapi, kundi ang totoong kakontentuhan ay makatanggap ng kasiyahan mula lamang sa Diyos tungo sa binagong puso ng mga makasalanang tulad namin. Marunong tumanggap, marunong umunawa sa pinakamababa, pinakamangmang, sapagkat diyan nasusukat ang totoong katalinuhan at kasiyahan. O Panginoon, nawa, taglay namin ang kapangyarihan ng kakontentuhang ito. Ang kapangyarihan kakontentuhang ito ay nagmumula lamang kay Kristo. Kaya amin pong dalangin sa mga kaibigan namin na isuko ang kanilang buhay kay Kristo na siyang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa upang taglay nila ang bagong puso, pusong puno po ng inyo pong biyaya na kailangang hukayin, sanayin upang maipamuhay ang kasapatan, kasiyahan ng kakontentuhan.
aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.